Alas 6 pa lang ng umaga, abalang-abala na si Rochelle sa pag-aasikaso sa kanyang mister na si June Bert. May brain cancer. Masakit? Masakit ito? Mula raw nung nabaldado ang kanyang asawa, si Rochelle na ang nagsisilbing kamay at paa nito. Kasi ano siya, naka-NGT na lang eh. So, kailangan blend lahat ng ano niya, medyo watery or liquid. Sa sobrang liit nito, ganito lang kaliit, mahirap pag bumara. Hindi siya maipapasok doon. Mahirap pag, inano, hindi siya tatakbo pa loob. In my life, you're all that matters. In my eyes, the only truth I see. Para maibsan ang paghihirap ng kanyang mister, madalas niya itong kinakantahan. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. Pareho silang aktibo sa kanilang religious group, kaya ang inaalay na awitin ni Rochelle sa kanyang kabiyak, praise and worship songs. Ginawa ko na po, isakripisyo ko yung buhay ko. Simula na nagsama kami. Yung time na pinalayas kami, pwede ko siya iiwan that time. Kasi may pwede akong puntahan. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, hindi ko talaga siya iniwan kahit nahirapan ako. Samantala, mula nung nagkasakit si June Bert, umiikot na lang sa apat na sulok ng kwartong ito ang kanilang mundo. Hindi na nakababangon si June Bert, kaya sa kamang ito na lang siya nililinisan ni Rochelle. Kung pwede lang kunin mo na lang sa kanya yung iba, mabawasan na yung nararamdaman niya. Ang hirap niya, ganito araw-araw nakikita mo siya nahihirapan. Hindi na rin nakakapagsalita si June Bert, kaya madalas sa tinginan na lang nila tinatanaw at binabalikan ang halos isang dekada nilang pagsasama. Ang kanilang pagsasama, biniyayaan ng dalawang supling, sina Yanzi at Carly. Nagkayod kalabaw daw si June Bert para sa kanyang mag-iina. Kulang na lang pati gabi, gagawin niyang araw. Tinutuloy niya lang yung ginagawa niya. 24 hours siyang naka-duty. Hanggang isang araw na lang, bigla itong nahilo at nagsuka. Pinatignan niya yung mata niya kasi baka daw mataas yung grado. Dalawang beses po siya nagpapalit ng salamin noon pero walang nangyari. Hanggang sa nagsuka po siya nang nagsuka. At nung nagpatingin sila sa doktor, doon na natuklasan na si June Bert merong brainstem glioma. Isang uri ng cancerous na tumor na tumutubo sa gitnang bahagi ng utak. Hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy kung bakit ito tumutubo. Pero isa ang natitiyak ng mga doktor, agresibo itong klase ng cancer. Medyo mahirap tukuyin kung saan eksakto sa likod ng parte ng utak pinagmumulan ng tumor. Pero ang masasabi lang natin, malapit siya dun sa parte na tinatawag nating brainstem or yung tangkay ng utak na naging dahilan or sanhi ng kanyang mga nararamdaman tulad ng panghihina or maski yung panlalabo ng kanyang paningin. Ang dating malakas at matatag na haligi ng tahanan, unti-unting nauupos na parang kandila, nalumpo, nanghina, hanggang hindi na makapagsalita. Batean mo ako, ga? Dahil walang pampagamot, nagpa siya silang umuwi na lang sa Sibuyan. Wala akong dapat sisihin dahil walang may gusto niyan. Kahit siya, kasi inabuso niya yung katawan niya yung time na yun. Kaya yung dahilan ng pagkakasakit niya, parang lang sa pangarap. Sa ngayon, ayon sa doktor ni June Bert, imposible na raw maoperahan ang tumor sa kanyang utak. Pero si Rochelle, hindi pa rin sumusuko. Kahit ganyan lang siya or kahit ng konting improvement lang, basta kasama lang namin siya araw-araw, ako ang tatayong ama at ina. Amen. Ngayon, ang bawat araw na kapiling niya ang kanyang mister, itinuturing niyang himala. Pilit niya raw ipinaparamdam sa kanya kung gaano niya ito kamahal.